Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang bakbakan. Nagharap sila sa TitleTuesdayChess.com sa bakbakan nila Super Grandmaster Hikaru Nakamura, ang palagi ang champion dito sa Title Tuesday. Nakaharap si World Champion Magnus Carlsen. Maaawat na kaya ni World Champion ang paghahari ni Nakamura dito sa chess.com? At ang rating po na nakikita nyo dyan ay ibinatay ko na lang sa feed rating ng Blitz. 29.09 pala ang rating ni Nakamura at 28.30 lang kay Magnus Carlsen. Mamaw talaga sa Blitz itong si Nakamura, no? Tingnan na kagad natin. Ang ginawa, nag-A3. Kung tawagin ito ay Andersen opening. Aba, may partida kay Magnus, ha? Sa inis ni Magnus, nag-G5. Kumbaga, sa isip ni Magnus, yan ang gusto mong labanan, ha? O, itong sa'yo, nag-G5. Bookline pa rin, pero dito, second move lang, lumabas ang bagong tirada sa opening na ito. Dahil dito, ang mga ginagawa talaga, D4, actually, D4 lang ang nakarecord dito sa chess.com eh. Pero dito, second move lang, novelty na kagad. Tingnan natin, nag-C5. Ang cute ng depensa, oh. Naka-G5, naka-C5. Nag-D4, ayan na. Kanya-kanyang bakbakan na ito. Queen takes D4, may threat sa tore. Nag-Knight F6, nag-Bishop takes G5, Knight C6, Queen D3. Ibig sabihin dito, 1 pawn down kagad si Magnus. Queen B6, threat ang pawn sa B2, Bishop C1, binalikan lang para depensahan. Ang kulit ng depensa, ba't hindi ba pwede mag-B3? Ano meron pag nag-B3? Ah, bumaba, no? Mag-Bishop G7, maaring ma-pressure ang tore sa A1. Kaya dito, para mapanatiling solid at walang butas, nag-Bishop C1 na lang si Naka. Knight G4, kinalikot naman ni Magnus, threatening. Queen takes F2, Knight H3 dinipensahan. Siyempre, nag-D6 na, para siyempre ilabas din ang Bishop mamaya. Knight C3 develop, ayan na, meron ang paparating na Knight D5. At nag-Knight GE5, inatake muna ang Queen. Queen B5, naghamon na ng Queen to Queen. Sinaka, malakas ang loob niya. Eh, lamang siya ng isang pawn eh. Kinapture, capture, at dito nag-Bishop takes Knight. Ah, kaya pala tinanggap ni World Champion kasi nakakita siya na madadamage din naman ang pawn structure ni Naka. Nag-A6, Bishop E2. Yun nga lang, nasa kamay ni Naka ang dalawang espada. Knight D4, atake sa C2. King D1, dinipensahan lang. Kumapture na. Knight takes E2 at nag-Rook C8. B3. Ayan, para walang lundag ng knight dyan. Rook G8. Ayan naman, para gamitin ang G-file. Mag-Rook G2 na para maatake ang F2. Bishop E3, develop. Nag-B5. Ah, para walang C4 mamaya. Nag-A4, binasag naman ni Naka. B4 para manatiling solid. Kasi dito mga kamatsyas, pag kinapture yan, Rook takes A4, magkakaroon ng problema dyan ng black weak ang A6 lalabas. Kaya dito, B4 para ma-stop ang A-file at nag-A5 naman para may space, merong timing na Rook A4, atakihin ng pawn sa B4. E6 para i-develop naman ang Bishop. Rook A2. Ito, matindi ni Naka na Rook A2. Bakit? Depensa lang dito. Bishop E7, Knight G3, King D7, King E2. Ah, yun ang plano. Kaya pala nag-Rook A2 para may depensa yung C2 at King E2 makarook D1. Bishop D8, Rook D1, Rook B8. Para depensahan kagad ang B4, baka maatake. F4, ayan na, pinitik na ang Knight. Knight C6, nag-Bishop C5, ayun, atake sa D6, Bishop C7, at dito mga kamatsyas, pakigess nyo po ang best move na ginawa ni Naka. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Bishop takes D6, excellent. Ayan, capture, E5 ang ginawa. Okay, kasi makukuha din naman ang Bishop. Nag-King C7, umilag. E takes D6 check, King D7, yun nga lang, Knight E4, napakalakas. May paparating na Knight F6 check, double. May paparating na Knight C5 check, double. Ang lakas. Nag-Rook G2 check para makagulo-gulo si World Champion. Inangatan lang King F3, Rook takes H2, nag-Knight C5 check, King E8, at dito mga kamatsyas,
huling bitaw ng chess.com beast Rook G1 na parisign si world champion. Bakit na parisign? Meron na kasing paparating na Rook G8 mamatchasin si world champion. Halimbawa, kung ang gawing solusyon ay King F8, para wala nga namang Rook G8, mayroong Knight D7 check, King E8 iilag din, kakapturin lang yan, Knight F6 lang pala. O pwede rin kasing capturein eh, capture tapos Rook G8, o di wins in material na, no? Pero Knight F6, derecho matchas. Ayun, may matchas. Matindi talaga tong sinaaka, no? Bayani yung pawn nyo, di makaangat yung king eh. Ayan, at kung ang gagawin naman dito after Rook G1 ay Rook takes H3 check para masabing makagulo-gulo, magki-King F2 lang. Na yun pa rin naman, hindi pa rin maiiwasan yun, na kapag chumek dito sa H2, magki-King E3 lang. Bakit King E3? Papacheckin pa ulit? Wala ba? Hindi ba pwede ang gusto ng computer, King E3 eh? Bakit hindi ba pwedeng King F1 na lang? Ayan, para wala ng check. Makulit din tong engine minsan eh. O yan, King F1 na lang para may diretso doon. Ayan. So dito, ang bitaw na lang ay F5. Ayan, para may aangatan papunta sa F7 pero magro-rook G7. Nakabitin pa rin ang pawn sa E6 na kapag na-capture yan, then D7, mamamatchas pawn pa ang black dyan. At halimbawa, kung manggulo, kalikutin natin mga kamatchas, rook H1 check, King F2. Ba't King F2? King G2. Naglolo ko engine ko. King F2, di makakacheck na naman yan. King G2 ang tira. Ayan. King G2 para yung tore, wala nang check. Nakadikit talaga. At halimbawa, kung mag-rook H6, ayan, para depensahan ang pawn sa E6, knight takes A6. Ayan, kasi kung check, aangat lang eh. Ayun, depensado pa rin naman ng tore ng knight. Kaya capture muna dyan na dito, halimbawa, saan pupunta yan? Halimbawa, hindi pwede dyan, may check eh, no? Rook D8, check dito. Di ba pwede to? Gusto ng computer, check dito. Sige, tingnan natin, check. King F7, rook takes, capture, and knight takes B4. Sinimplihan na lang. Para ito namang isang pawn ang magdediretso hanggang sa maka-queen. Ayun pala ang laman dito. Kasi kailangan nating unawain mga kamatchas kung bakit nag-resign eh. Hindi ganun makalusot dito si Nakamura kapag yung mga regular openings eh. Pero dito nag-A3, kung ano pa yung parang may partida sa opening, yun pa yung pumatak sa kanya. Kaso medyo parang nilaro kasi ni Magnus eh. Nag-G5 ba naman eh. Yung pagkaka-G5 niya, yun pa nga yung napitas ni Naka. O, di ba? Na 1 pawn down pero hindi na compensate ni world champion, kaya naging resulta ng pagkapahamak ng kanyang position. At ang final standing po, si Nakamura pa rin ang champion dito sa may pondo na $2,500. Online lang yan, pero ang laki ng premyuhan nila mga kamatchas. Kaya nilalaroan ito ng mga super grandmasters sa iba't ibang panig ng daigdig. At si world champion Magnus Carlsen naman ay nag-drop sa pang number 13. Okay po, muli naglalambing sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Mag-subscribe na kayo, click nyo notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-notify kayo. Ganon din sa ating Facebook page Kamatchas, sa ating Kamatchas Ban Facebook page, at sa ating official website kamatchas.com. Mag-follow and mag-join na kayo para lagi kayong updated sa ating mga pinopost. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.